Papadalasan ako sa Malaysia. So nagkaroon ng medical examination. And one of the tests is screening test for HIV. And I found it. I felt bad. Nagpatas ako dahil hindi ko na kaya. Dahil sa sobrang hina. Hindi na ako makatayo nun. Bali, inaalalaan na ako ng nanay ko, ng brother ko. Patas ako. Then nakita ko mga positive. Nalaman ko yun, my first tendency is natakot ako. Yung rejection ng tao sa paligid ko. Tapos fear, siyempre takot kung gagawin ko. Wala akong kakilala, kaya ganun mong gagawin ko. So, aligaga ako. So, wala akong ano, no one to turn to. Nung nagkasakit siya, distress talaga siya. Gusto niya talagang pakamatay. Talagang kunin ka niya, anytime, pupunin ka niya. Huwag mong gagawin na ikaw mismong puputol ng buhay mo. Yun ang lagi ko siya sabi. Tapos naglalabo na yung mata niya. Akala niya lang kung ano lang yun. Tapos ng bandang huli eh. Nagpa-check up kami sa eye center. Sa Asian eye center. Nalaman na yung ano niya talaga. Retina niya, inaano na. Di, ano yun din. Meron pala akong si cytomegalovirus sa dugo. Umakit sa mata. So, kinain yung retina ko. So, nadami siya retina. Kaya yung vision ko na dating 2020, ngayon, itong left side, zero vision na. Ito, 5% na lang. The first one to know is my mom. So, naano siya. Siyempre, na-shock siya. Sino ba naman ina ang hindi maiyak na ang anak niya karoon ng gano'n? That time, CD4 is 3. So, nasa 8 na siya. And then, malaki na din that time yung buhol ko. So, buhol ka? Ako. Ito na yung buhol ko, nasa debut na. From kulalini siya, hanggang ganito lang kalaki, hanggang biglang laki. Kasi dahil mababa, wala nang panlaban. Kumbaga, yun na yung, ano, kinaya na yung, ano, yung immune system. Talagang dying na ako, almost hopeless na. Kasi walang, ako lang yung inasahan, eh tapos ako pa yung nagkasakit. Hinihiling ko talaga na magkaroon ulit ng trabaho para makatulong sa family ko ulit. Ako lalo sa akin, monthly yung check-up ko. So I did, kailangan pumunta dito sa Manila para magpa-check-up and then kumuha na rin ng meds. And then other than that, bukod kasi sa meds na pinibigay ng gobyerno, may other meds pa ako na kailangan kong i-sustain. Kailangan bilhin sa labas, which is hindi ko alam kung saan ko kukunin. And then yung transport ko from Pangasinan to dito. Objective of the group is to be able to help, especially the people na nasa ganyang sitwasyon. And most of the time, they are the breadwinners. So, pagka na-infect sila at nagkasakit sila, mahihirapan silang mag-provide for the family. Number one, maaaring makakuha sila ng support from the government with their expenses sa ospital. Pero syempre, kung wala naman silang source of income, paano sila pupunta sa ospital? Anong kakainin na magbabantay sa kanila? Ano yung mga pamasahe and all that? It depends pa kung saan manggagaling. So, yung mga ganun, it is a very, very difficult problem. Lalo kung sa probinsya manggagaling, eh, meron lang tayong available help sa San Lazaro. People who are having HIV or AIDS, it's not what they've done, but it is actually the possible love that we can give to people. Nung nalaman yung status ko, talaga, nagkaroon ng pray over sa bahay. So, ka-churchmate ko sa Pangasinan, and then mga Christian, ano ko, and then family ko, pinag-arap kami lahat. Pero that time, hindi ko pala yung status ko. Pero sabi na ako na baka ganito nga yung sakit ko, na HIV positive ako. So sabi nila, wala yan, anong sakit lang yan, sabi nila. Tinanggap na. My mommy is very supportive. Talagang tinanggap niya. Yun ang talagang, ngayon ko lang napagtaratan.
na pagtatanto yung grace ni God na at that point in time, hindi pa nakakilala kasi sa Panginoon eh. So, hindi ko alam na at that point, talaga tinagawa ni Mami. So, life goes on. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are.